Patuloy naman sa pakikipagnegosasyon ang mga otoridad na katutok si June Veneracion live mula sa Colo, Sulu. Mike, puspusan na nga ang negosasyon ngayon para mapalaya ang dinukot ng news team ng ABS-CBN dito sa Sulu. Nagkalat ang checkpoint dito sa Colo, ang Kapitolyo ng Sulu. Ito'y makaraang dukuti ng umano yung mga hinihinalang Abu Sayyaf ang news anchor na si CES Drilon, cameraman at assistant cameraman niya noong Linggo. Nakatuon ngayon ang pansin sa ginagawang pakikipagnegosasyon ng lokal na pamahalaan ng Sulu sa mga sospek. We will give ample time for them to negotiate. Ang tinuturong mastermind, ang notorious na leader ng ASG na si Albader Parad. Ito ang sinasabing pinakahuling litrato ni Parad, nakuha ng GMA News mula sa isang source. Ilang beses nang nasangkot si Parad sa mga tinatawag na acts of violence. Sa impormasyong nakuha ng PNP Provincial Director ng Sulu, nasa maayos daw na kalagayan si Drilon. Ang nais lang ng palasyo ay matapos sana ng mabilis ang krisis, pero hindi daw kasama sa kanilang pinag-aaralan ang paglulunsad ng military operation. We are not conducting any military operation, baka madisgrasya eh. Siyempre, tatansyahin mabuti ang military situation on the ground. Wala pang linaw kung ano ay eksaktong pakay ng pagpunta ng ABS-CBN News Team dito sa Sulu, pero isang malinaw, wala raw koordinasyong ginawa ang news team ni Drilon sa militar dito. There was no coordination on our part. And as mentioned by General Saban, there was no security provided. CES, I think, was very familiar with Colo, so I guess she declined the security. Eksklusibong nakausap ng GMA News si Maram Hasim, ang driver na kinontrata ni Professor Octavio Dinampo, na kasama nila Drilon sa lakad. Sakay ng dilaw na jeep ni Hasim, sinundo ni Professor Dinampo ang grupo ni Drilon sa Sulu State College Hostel noong Linggo. Kwento ni Hasim, matiwas sa inyang naihatid ang grupo sa bayan ng Indanan. Nawero nagbak. What the pasal pagdatong nito atong week, nanok na sila diretso. Paniwala naman ng PNP Sulu, mula sa Indanan ay sinundo ang grupo ni Drilon ng isa pang sasakyan. Pagdating sa bayan ng Maimbong, doon na raw sila hinarang. Allegedly, sa jeep kinuha. Sa jeep? Sa jeep kinuha. Yung yellow na jeep? No, it's not. Sa second jeep? Sa second jeep na. Yung, hindi yung first jeep? Hindi yung first jeep ni. Ah, okay. Kasi binaba sila, di ba? Binaba, and then... Tapos naglakad sila. Yun yung kinuha ng isang jeep, second jeep. May tatlong araw nang bihag ng mga bandido ang grupo ni CES Drilon, pero umaasa ang mga negosyador na magbubunga rin ng maganda ang ginagawa nilang pakikipagnegosasyon. Mike? John, meron ba kayo napupulot na impormasyon dyan sa mga kausap niyong otoridad kung meron silang palagay kung magtatagal pa ito o kung malapit nang makabalik si CES at ang kanyang mga kasama? Mike, iba't iba yung impormasyon at analysis na nakukuha natin sa mga nakakausap natin. Pero directly mula dun sa isang negosyador na nakausap natin na hindi na natin papangalanan, ay umaasa siya na within a couple of days ay matatapos na itong hostage na nangyari dito sa Sulu, Mike. Maraming salamat, John Veneracion. Nakatutok live mula sa Colo, Sulu. Kumpirmadong kidnap for ransom ang nangyari sa grupo ni CES Drilon sa Sulu. Pero ayon sa ABS-CBN at sa gobyerno, hindi sila magbabayad ng anumang ransom sa mga kidnapper. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ngayon ng ABS-CBN na dinukot ang grupo ni CES Drilon sa Sulu. Sa isang official statement, sinabi ng ABS-CBN na humihingi ng ransom ang mga suspect para kay CES at camera crew nitong sina Jimmy Encarnacion at Angelo Valderrama. Nais daw tumulong ng ABS-CBN News sa mga pamilya ng mga biktima. Pero may policy ang pamunuan ng ABS-CBN na hindi ito nagbabayad ng ransom dahil lalo lamang lumalakas ang loob ng mga kidnapper na dumukot ng ibang taga-media o ordinaryong mamamayan. Patuloy daw itong tinutulungan ng pamilya ng nakidnap na news team at humihiling ito ng panalangin sa taong bayan. No ransom din ang patakaran ng gobyerno. The adoption of the no ransom policy on kidnap victims is not without a higher objective. And one very important reason is we do not want to encourage kidnapping because it might become an industry if we allow payment of ransom. Pero sabi naman ng Department of Justice, nasa sa pribadong individual o kumpanya na raw kung magbabayad sila ng ransom. You cannot penalize people who want to pay ransom to save members of their family, for example. It is difficult to assure everybody
that they can be pulled out safely. And you cannot even be sure that in case of a firefight, they will not become collateral damage. At kahit maselan ang usapin, nagawa pang magbiro ng kalihim. Nang unang pumutok ang balita kaunay ng pagdukot sa tatlo noong Lunes, nakiusap ang ABS-CBN sa GMA News na huwag ilabas ang balita. Buhay daw kasi ang nakataya. Nagdesisyon ng GMA na pagbigyan ng hiling ng ABS-CBN dahil ayaw namin mapahamak ang tatlong bihag. Naglabas lang ng balita tungkol dito ang inyong Kapuso Network nang magsalita ng ABS-CBN kaugnay ng nangyari sa kanilang news team. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Press Club sa kalagayan ng grupo ni NASES at nakiusap sa media ang maging maingat sa pagbabalita ukol sa sitwasyon. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 Horas.